So much depends on reputation. So guard it with your life. So then reminder, sabi po dito, always be alert to potential attack. Okay? Alam nyo sa atin, negosyante, maraming mga attacks na darating sa atin. Pwedeng pera, pwedeng mga issues, mga moral issues and all. So, kailangan bantayan natin ang mga aatake sa atin. Reputation is everything. So, always be alert. Ano ba yung mga possible attacks na papunta sa atin? Bantayan natin. Positive Day Universe, this is Dr. Gigi D. Sunga from Rockstar Technologies Incorporated, IMG Rockstar Community, and Rockstar Corporate Training. Magandang araw sa lahat mga Universe natin, OFW, and dito sa Pilipinas. Alright, so usapang business tayo at mga binabantayan. Sa lahat ng mga negosyante, huwag nating kalimutan, may mga aspeto tayo ng negosyo na dapat nating bantayan. Ikaw mismo dapat nakatingin. Hindi pwedeng iutos, hindi pwedeng iasa sa iba. Pwedeng nakadelegate sa iba, but you have to monitor still. Okay? You are on top of these 5 things. Okay? Let's go. Simulan na natin. First, kailangan mong bantayan ang yung mga good and qualified employees. Ito yung mga empleyado mo na right person nasa right seats. Okay? So, naalala nyo yung traction, di ba? So, isa yan sa mga requirement para magtagumpay yung negosyo mo. Dapat meron kang right person in the right seats. Okay? So, paano natin sila babantayan, Doc? Tingnan natin. Kung meron kang 10, 50 na empleyado, tingnan mo yung good and qualified. Okay? So, bantayan mo sila in terms of these two things. Alright? So, una, kailangan upgrade din natin ang kanilang mga responsibilities. Kasi baka mamaya sa galing niyan, nabobore na rin sila. So, kailangan, hayaan mo silang mag-propose sa'yo. Mag-suggest sa'yo na, eto dapat natin yata ang gawin eh. Ma'am, sir, eto yata yung dapat pa nating i-add or gawin. Okay? So, let them, okay, upgrade their own responsibilities. Then, i-check mo na lang. Kasi baka nabababawan na yan sa ginagawa nila. Diba? And second po, you have to check yung kanilang incentive. And promote them. I-promote natin agad-agad. Sabi nga ni Ryan Sherant, di ba? So, bilisan mo dapat ang promotion. And according to him, sabi niya rin kanina, so dapat daw po, ilock na natin ang good persons. Kasi baka makawala pa eh. Yung pinakamagaling mo na taga-close ng sales, baka mawala pa yan. Yung pinakamagaling mong mag-caption, baka mawala pa yan. Binigyan ka na nga ni Lord ng blessing ng mga right person sa paligid mo. Huwag na natin pakawalan, okay? So, check or bantayan ang mga good employees natin. Baka makawala. Alam nyo, meron ako mga good employees. Nilock ko na. Sabi ko, hindi na kayo pwede umalis. So, tatlo yan. Nakalock na. Talagang hindi na pwede. So, nagbigay tayo ng incentives. Inais natin yung mga gusto nila sa buhay. You know, dapat tinitinan mo din yung mga personal aspirations nila. I-walk through mo sila sa future. Yun ang dapat natin ginagawa sa mga good employees. Okay? So, second na dapat nating bantayan is your reputation. Okay? So, according to this book, ito po, na-discuss ko na ito, no? Nasa ano lang, naka part 1, 2, and 3 tayo. So, sabi po dito is, basahin natin, no? Para mas makita natin. Okay. So much depends on reputation. So, guard it with your life. So, then, reminder, sabi po dito, always be alert to potential attack. Okay? Alam nyo sa atin, negosyante, maraming mga attacks na darating sa atin. Pwedeng pera, pwedeng mga issues, mga moral issues and all. So, kailangan bantayan natin ang mga aatake sa atin. Reputation is everything. So, always be alert. Ano ba yung mga possible attacks na papunta sa atin? Bantayan natin. Sabi din po dito sa book, no? Your reputation alone can make you winner. Okay? So, pwede ka maging winner with your reputation. Di ba sasabihin nila, ay, dun ka, ano yan eh, mabait yan. Ay, ano, sigurado tayo dyan sa negosyo niya. Alam nyo, 5 years ago noon, may mga partnership tayo, mga 6 years ago na tayo, no? So, may mga syempre hindi nagwo-work, so kailangan sagutin natin yung mga responsibility na yon to guard our reputation. Kailangan malinis ang ating reputation, okay? Sa ating po lahat ng negosyante, okay? And third, ito po, dito tayo sa number 1 actually ito, pero number 3 natin. Okay, dapat mong bantayan is your marketing, right? Napakalaga po ng marketing because that's the starting point of everything. Tandaan natin, marketing is the starting point of everything. So, anong dapat nating bantayan sa ating marketing? 3 things. First, quality. Lahat ng marketing strategies, check mo. Alam niyo, si Gary Vaynerchuk po, marami siya mga dinidisapprove na mga videos niya, mga short videos niya. So, you have to see the quality. And of course, quantity and frequency. So, yan tatlo na yan, dapat you always guard that. Okay? Kasi
that is your brand and that is your business. Kaya napakahalaga na katuto ka rin sa marketing. Pwede hindi ka ang in charge, pero tinitinan mo muna. Ikaw pa rin yung approving body, i-approve mo pa rin. Alam nyo ako, may ina-approve pa rin ako. Alam nyo ba na marami pa rin kaming videos na dinidisapprove ko? So sabihin ko kay direct, alisin mo to. Direct ganito. So thumbnail namin and also we keep on changing para mas maganda yung quality para sa inyo, di ba? So kasi yan si Rockstar eh, yan ang brand namin. So same with you. So bantayan natin yan, quality, quantity, and your frequency, okay? And number 4. Okay? Pero bago yan, mag-copy muna tayo. Happy po tayo. Of course, sa lahat naman may negosyo, we have the Rockstar Corporate Training. So, pwede po namin kayong tulungan. We are doing business coaching. Pwedeng online and offline. And of course, ito yung mga seminars natin, mga topics natin. Yan. So, pili lang po kayo. We can help your business. And of course, IMG Rockstar Community sa lahat ng mga gustong mag-start mag-invest sa mutual fund and how to avail sa Kaiser. Kaiser 10-1 po yan. Life insurance, health insurance, investment para sa lahat. OFW dito sa Pilipinas. Okay. PM lang sa personal FB ni Doc. Okay, next po, sales. Okay? So, tingnan natin. Okay, sa sales po, hindi lang conversion rate ang minomonitor natin. So, titingnan din natin ito, cost per sale. Okay? So, napakalaga na tinitingnan mo rin, minomonitor mo rin, ang cost per sale. So, ibig sabihin po, yung total sale mo, okay? Then, minus natin sa cost per product mo. Then, matitira yung net mo. So, dapat ang net mo is always 30% profit margin. Alright? So, sabi ko nga po, pag nag-negosyo tayo, dapat kumikita tayo. Sobrang dami na stress, pagod natin, kaba ng dibdib, iyak sa gabi. So, kailangan kumikita tayo. Tingnan mo cost per sale. Okay? Magkano inaabot bago tayo makabenta ng isang produkto? Magkano inaabot mo paano ka bago ka maka-close ng deal? Kailangan mataas pa rin ang profit margin. Pag minus mo expenses and total sales mo is 30% ang iyong income. That is the profit margin. Okay? And last po, ito, dapat nating bantayan. Yan. So, bantayan natin ang personal life natin. Okay? Doc, bakit nasama ang personal life? Because ganito po, bantayan natin. Una-una, health, lifestyle, at ang improvement mo as a business owner. Because these things can make or break your business. Imagine mo, naging sakiting ka. Isa kang entrepreneur, negosyante. What will happen to your business? Lalo kung nasa startup period ka, anong mangyayari? Diba? So, kukuha ka ng pera doon, diba? Panggagamot mo, and wala na magmo-monitor. Tumigil na ang circulation ng business mo. Okay? So, second, lifestyle. What happen kung bigla kang nagtaas, nag-iba ng lifestyle mo? Sa kakukuha ng gaso? Sa business mo? Sino may hirapan? Negosyo natin. And last, improvement natin. Nag-improve ka ba as a person, as an entrepreneur? Kasi pag nag-improve ka as a person and as an entrepreneur, mag-improve din ang business mo. Ang business mo, nakadepende sa'yo for the first 3 years of operation. It cannot be bigger than what you think. Okay? Alright? So kaya, these 3 things na personal, dapat bantayan natin. Because again, let me repeat, this can make or break your business. Okay? So sa ating po lahat, ayan ang mga dapat bantayan. Meron tayong binabantayan. Okay? And these are the most important things in your business. Okay? Sana nakatulong po ang ating vlog. Maraming salamat and please share this video sa mga kaibigan natin kahit OFW dito sa Pilipinas para sama-sama tayo mabago tumulad ang ating buhay. Thank you very much, Gilibers. Enjoy the rest of the day. Yeah. Let's go. Copy po tayo.